sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang isang nakakakilabot na sakit na talaga namang mas matindi pa raw sa COVID-19. Natunghayan na ang pinakamainit ngayon na pinag-uusapan ay ang Nipah virus na kung saan dalawa na na Indians ang namatay dahil sa virus na ito. Ngunit hindi ito ang ating pag-uusapan, mga kaibigan, sapagkat may lumalaganap at umuusbong na virus ngayon na 20 times daw na mas matindi sa COVID-19. Ano nga ba ang virus na ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ngayon, ang susunod kong sasabihin ay maaaring magsalaysay ng pangamba. Ngunit oras na para pag-usapan ito. Nag-aalala ang mga profesional na kalusugan sa buong mundo para sa isang bagong potensyal na pandemya na kanilang tinatawag na sakit na X. Hindi itong may kinalaman sa pangalan ng Twitter o kahit man sa social media. Ito man ay sakit mula sa iyong ex-boyfriend o ex-girlfriend. Ang sakit na ito na X ay isang tunay na problema sa kalusugan na may potensyal na magdulot ng epidemya. Ang terminong ito ay opisyal na itinakda ng World Health Organization noong 2018 at ito'y tinawag na X dahil sa kakulungan ng kaalaman patungkol dito. Hindi pa alam kung ano ang uri ng sakit na ito, kung ito ay manggagaling sa hayop at makakahaw sa tao o kung ito ay maaring galing sa isang misteryosong laboratorio. Ngunit isa lang ang tiyak sa mga saintipiko, ito'y darating. Hindi nila alam kung kailan, hindi nila alam kung paano, ngunit alam nila na ito ay maaring mas masahol pa kaysa sa Wuhan virus at maaring magdulot ito ng mas maraming kamatayan kaysa sa nasabing virus. At maaring tumagal ng mga taon bago tayo makabangon mula dito. Ito ang pagkakatukoy ng World Health Organization sa sakit na ito. Sinasabi nito na ang sakit na X ay sumasagisag sa kaalaman na isang malubhang pandaigdigang epidemya ay maaring dulot ng isang uri ng pathogen na kasalukuyang hindi pa natin alam na makakapagdulot ng sakit sa tao. Noong Mayo ng taong ito, naglabas ng babala ang chief ng World Health Organization, si Dr. Tedros. Sinabi niya na dapat tayong handa para sa isang sakit na mas nakakamatay pa kaysa sa Wuhan virus o tinatawag na COVID-19 at ang posibilidad na magkaroon tayo ng ganitong uri ng variant na may kakayahan na muling ilagay ang mundo sa punto zero ay isang malaking posibilidad pa rin. Paintulutan ninyo akong ibahagi ang kanyang eksaktong pahayag. Ito pa ang sabi niya, at ang panganib ng pagkakaroon ng iba pang uri ng pathogen na mas nakakamatay ay nananatili. 4 na buwan mula nang ibaba ang babalang ito, ang mga saintipiko sa buong mundo ay nag-uusap tungkol dito. Kasama sa mga nag-uusap tungkol dito, si Kate Bingham na naglingkod bilang tagapangulo ng Vaccine Task Force ng UK. Sinasabi niya na dapat tayo maghanda para sa Disease X o Sakit X dahil ito'y maaring mas malupit pa kaysa sa COVID-19. Paintulutan ninyo akong ipaliwanag ang kanyang mga pahayag ng isa-isa. Sinasabi ng saintipiko na ang sakit na ito, ang Disease X ay maaaring magdulot ng parehong epekto ng nakakabinging Spanish flu noong 1918. Pangalawa, maaaring magresulta ito sa hanggang 50 milyong karagdagang kamatayan. Pangatlo, maaaring magsimula ang sakit na ito mula sa milyong-milyong uri ng virus na hindi pa natutuklasan. Pang-apat, maaaring abutin ng mga saintipiko ang maraming panahon bago makagawa ng bakuna lamang dito. Sa ngayon, ang UK ay hindi binabaliwala ang babalang ito. Sa kasalukuyan, sila ay nagtatag ng Vaccine Development at Evaluation Center na may layuning mag-aral at gumawa ng mga bakuna laban sa mga pinakamatitinding pathogen sa buong mundo, kasama na ang Disease X. Ngunit ang UK ay hindi ang tanging bansa na naghahanda para sa sakit na ito. May iba pang bansa tulad ng Malaysia kung saan sinabi ng kalihim ng kalusugan ng bansa na nanatiling maingat sila sa posibilidad ng paglitaw ng mga bagong pandemya, kabilang na ang tinatawag na sakit na X. Binigkas niya ang pahayag na ito matapos ang kanyang pagdalo sa sesyon ng United Nations General Assembly sa New York. Noong huli naming check, ito ay ang 2 bansa lamang na opisyal na kumikilos. Ngunit habang kumakalat ang balita, inaasahan na mas maraming bansa ang magtatake ng mga hakbang sa pag-iwas sa problemang ito.
ngunit narito ang problema. Bagamat makakatulong ang mga hakbang na ito sa pag-iwas, ngunit nang hindi natin alam kung anong eksaktong layunin ng mga hakbang na ito para tayong pumaputok ng pana sa dilim. Ibig kong sabihin, wala sa komunidad ng saintipiko ang talagang makapagsabi na may katiyakan kung saan magmumula ang sakit na ito at kung ano ang magiging sanhi nito. Ito ay nagpapahirap sa paglaban dito. Tanging hula lamang ang maaring makatulong sa atin dito. At tanging ang Diyos lamang ang pwede na tumulong sa atin, mga kaibigan. Philippians 4 verse 6-7. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Salip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa niyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Mga kaibigan, huwag tayo mag-alala sa mga bagay na mangyayari sa inaharap sapagkat ang Diyos nating makapangyarihan ang siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating puso na magiging okay lang ang lahat. Ipanatag natin ang ating kalooban sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya na ang bahala sa lahat. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal mga Panginoon naming Diyos, tunay nga po Panginoon na bilang isang tao, natural po sa amin ang mga ngamba sa mga bagay na naririnig po namin, sa mga balita na nagbibigay sa amin ng pagkaba sa aming dibdib. Ngunit salamat Panginoon sa inyong mga pangako na huwag kaming mag-alala sa kung ano ang mangyayari sa inaharap sapagkat kayo na po ang bahala dito. Basta kami Panginoon ay nasa inyo, ay kami Panginoon ay magiging ligtas. Salamat Panginoon sa inyo pong pangako na aming pong panghahawakan mula ngayon at magpakailan pa man. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.